Isang maliit na microscope. Mura lang. At pwedeng gamitin ng kahit na sinong may smartphone. At isang saklay. Magaan, matibay. At natutupi para mas madaling dalhin. Totoo ba ang mga ito? There's a whole new world in microscopy. Siyempre. Imbento yan. Simulan natin ang ating kwento kay Jeremy, inventor ng microscope. Binisita ko siya sa kanyang opisina sa Cavite. So sige nga, i-explain mo nga sa amin how this works. Ang kailangan lang natin ay itong microscope. Mm-mm. And then punta tayo sa camera ng tablet or cellphone. So any ano siya. And then gagawin natin, place it on top. Keychain microscope ang bansag ni Jeremy sa microscope dahil sa pambihirang liit nito. Kung ikukumpara sa mga microscope na karaniwang ginagamit sa school at laboratory. Ayun. Ayan, makikita natin. Pero huwag iismulin ang microscope. Then meron tayong mga sample dito. Ito yung classic nga na ano, na onion skin. Mm, ginagamit ito sa ano, sa school. Yes. Yung mga grade 6, grade 7 para sa plant cell. Place it on top. There. Ayun o. Exhibit 1. Ang mga cells ng isang sibuyas. Nucleus niya, yung cell wall, and all different parts. Magagamit mo lahat ng marami pang natatagong mundo na sisilipin natin maya-maya lamang. Kilalanin muna natin ang inventor. Nung bata po ako, ang pangarap ko talaga is bumuo ng mga bagay. Parang ganun, maging scientist, inventor, engineer. Tapos na-realize ko na eto, nung nag-college, parang ano, kaya ba talaga? Nagtapos si Jeremy ng Manufacturing Engineering sa Mapua Institute of Technology. Would you describe yourself as a good student? Naging magaling na estudyante ka ba? Competent student, siguro hindi. Competent, hindi. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Parang mas importante sa'yo na meron kang natutunan kaysa yung sa grado mo, tsaka sa attendance, ganun. Tama po. Hindi ko po ma-appreciate yung mga uno and ano. Parang kung tres, passing lang, okay lang. Pero kung natuto ka, parang better. Mm-hmm. Pero siyempre, pag bagsak, tapos natuto ka, edi malungkot pa din kasi bagsak. Magagalit dito sa bahay. Nag-a-absent man sa klase, paminsan-minsan, hinding-hindi nagpapahuli si Jeremy sa isang bagay. Notorious ako sumali sa mga ganong competition, mga design contest, nung college. Bakit ka nag-enjoy sa pagsali sa ganon? Kasi pag lecture, wala akong matutunan. Pero pag design competition, parang, okay, i-apply natin to. Naging bahagi na si Jeremy ng ilang award-winning design projects. Gaya ng bathala, isang stove o kalan na lumilikha rin ng kuryente. At bagwis, isang micro wind turbine. Ngayon, award-winning na rin ang kanyang microscope. Galing, no? Ako nga, patry nga ako itong sample na to. Ano ba ito? Yan, padiretso. Sige, place it on top. Yun. Ayan. Exhibit 2. Isang maliit na langgam. Naalala mo ba yung moment na na-realize mo na yung invention mo is actually working? Noong unang muddy water na pinatako, wala akong nakita. Tapos parang nawalan ako ng interest na parang, ay, baka hindi ito ano, effective. Mm. Tapos may nakita kong pond. Kumuha ako ng konting sample doon. Then pagpatako doon sa slide, nakita ko may biglang gumalaw. Uy, ano yun? Tignan nga natin yung sinasabi ni Jeremy. Nakababad lang yung mga moss. Mm-hmm. Higop lang ako ng konti. Ayan, tapos drop.
Yun, ganun lang kaliit. Ganun lang kaliit. And then, place it on top. Yun, no? Kita na. Exhibit 3. Tubig lawa. Ang galing. Anong hayop to? Mga rotifers po yan. Galing, no? Parang maliliit na... na daga. Grabe, merong isa pang mundo na nag-exist sa one drop of water na... Ako nga po, parang graduate na, engineer na, ganyan. Fascinated pa din. What more yung mga bata na unang makakakita noon? Ay, Jeremy nga pala yung gumawa nitong microscope, yung pinakauna mong keychain na microscope. At yun ang tunay na inspirasyon ni Jeremy sa microscope. Ang mga kabataan. Sa mga balita, sa mga interview. Yung fascination na yun, gusto mo siyang i-share sa mga bata. Yes po, yung experience na pag una mong makita ng sample, pero uy, wow, wow. Parang sana lahat ng Pinoy may experience yun. Pero anong disiplina ba ang kailangan para maging isang inventor? Sabi ni Jeremy, inspiration can strike anywhere and anytime. Kaya dapat, hindi ito pinakakawalan. As in, kailangan ma-hold yung idea na yun eh. Kailangan malagay siya into paper o kaya tuloy-tuloy na siya yung train of thought. Kailangan nandun. Ano po kasi ako, medyo tamad talaga akong, medyo tamad akong tao na gusto ko na merong laging easier way. So kung walang easier way, gagawa ka ng easier way. Parang doon nagsisimula yung yung inventiveness. Ang iba namang inventor, nakakakuha ng inspirasyon mula sa sarili nilang karanasan. Polio survivor si James. Mula pagkabata, hirap na siyang maglakad dahil sa naging karamdaman. Lagi na rin niyang bitbit ang kanyang saklay. Hindi madaling mag-commute para sa mga tulad niyang person with disability o PWD. Kaya nagkaroon ng idea si James. Ang inaimbento ko ay isang foldable crutches dahil sa pagkukommute ko. Nahirapan ako lagi pagdala-dala ko yung regular na underarm crutches. So sabi ko, maybe kailangan kong gawa ng paraan to. Pumunta si James sa Department of Science and Technology para makipagpulong sa mga kinatawan ng ilang local government units na maaaring maging interesado sa kanyang imbensyon na tinawag niyang Nano Crutch. So, ang goal kasi namin is to partner up with LGUs, kagaya po ninyo, na hopefully they would purchase po yung product and also donate it just for free sa lahat ng may kapansanan. Pero teka, ano nga ba itong Nano Crutch? At paano ito makatutulong sa mga may kapansanan? So, ito ang first metal prototype. Pareha, sobrang bigat. Ipinakita sa akin ni James ang evolusyon ng kanyang ideya. May pangalan ba itong prototype na to? Wala. Wala siya, mga tibong... Pwede Mark 1. Mark 1, oo. Oh, parang Iron Man. Iron Man. Ito yung, sabihin na natin Mark 1. Ito yung parts na merong 3D printed. This is made of plastic. Yeah, plastic lang yan. Ito ay stainless steel. Stainless steel. Kaya medyo may kabigatan. Ano yung main feature niya? Wala, it was just for study purposes lang. Ito na yung next. Mark 2. Yeah, Mark 2. Saan naman gawa ito? Magana. Aluminum and 3D printed na carbon fiber. So, ano yung mga improvements na ginawa mo dito? Napaglaruan na namin yung lock mechanism niya dun sa dito, sa swivel part. Pero ito yung number one talaga. Kasi yung idea came from yung travel luggages, yung mga maleta, ganyan. Yung button nila nasa ibabaw usually. So we had to find a way na ma-flip siya para at least pag nagsasaklay ka, nasa ilalim yung lock. Hindi mo siya mapipindot accidentally. Hindi mo siya mapipindot accidentally. At ito na ang latest version ng Nano Crutch. So ang pinaka-main improvement is that yung mga carbon fiber parts na ginamit namin before, lahat yon ginawa na namin aluminum. Para so aluminum na mas matibay. Tapos yung pinaka-pivot lock niya,
stainless to at the moment, but if magkaroon kami ng more funding, we want it to be like a one piece all aluminum talaga lahat. Ito yung nag-extend, no? Meron kang pin na hinila? Lock pin. Ganito rin yan. Okay. So, atake mo lang. So, parang granada. Yun. So, crispy. Tapos ito, nga, no? Diba, hindi nga siya gumagalaw, eh. Talaga na, ano. Malayo na ang narating ni James mula sa unang mga drawing at prototype ng Nano Crutch. Marami bang trial and error involved sa paggawa ng ganitong device? Oh yeah, opo. Marami kasi ngayon siguro pang 7th year ko na. Ah, talaga? Ganun katagal? Yeah. Oo. And binigyan din ako ni Lord ng idea na hindi mo kailangan ng malaking pera para to take that first step. Nag-start ako to see ano yung mga meron ako right now. So, nagharap ako ng mga karton, masking tape, tapos mga foam na mga retaritaso. Tapos sinubukan ko lang, tinignan ko yung shape lang mismo. Tapos sabi ko, okay, parang pwede. Bata pa lang daw, mahilig ng magbuting-ting si James. Natapos niya ang high school, pero hindi na siya tumuloy ng kolehiyo. Bukod kasi sa problemang pinansyal, matinding diskriminasyon daw ang inabot niya mula sa iba niyang mga kaklase. Mahirap ba na lumaki with that kind of condition? Very, I can say. Sorry, flashback. Very traumatic for you. I would say. Lalo na nung kabataan ko kasi nung hindi namin afford mobility assisted devices. And before, gumagapang lang ako. As in yung nakikita mo sa mga TV na, gumagapang sa papunta ng school. O kaya nasa skateboard, may chinelas. Doon ko nakita talaga na magiging mahirap ang buhay ko. I'm gonna be having a hard life talaga. So, tingin mo ba naging fuel yon sa iyong pagiging innovator ngayong may edad ka na? Yung hardship na yun? Oo. Oh, yeah. Kasi I really believe na, syempre, yung adversity is the mother of all invention. Sinasabi nila, it's a cliche. Pero totoo talaga siya. Itong pin na to, stainless. Pinatatag si James ng mga karanasan. Kaya para maisulong ang kanyang imbensyon, hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa iba't ibang grupo at individual para humingi ng tulong at payo. I started, sharing the vision kung kani-kanino, carpintero, sa mga welders, meron ba mga ganyan mga product designer dito sa Pilipinas. And then doon nag-umpisa na, sabi ko, okay, there's an opportunity here. Isa sa mga hininga ng tulong ni James, ang Technology Application and Promotion Institute ng DOST o TAPI. Naglakas loob ako, commute ako, magta ako, dumiretso lang ako doon. Wow. Sabi ko, parang sabi, sir, meron ba kayong dyan? May mga programs ba kayo para sa mga would-be inventors? Ang hepe mismo ng Invention Development Division na si Kaiser Arceo ang inabutan niya. Pauwi na po ako noon nung time na yon. So sabi ko, sige, kausapin ko muna siya. Pagdating niya rito, may concept siya. Concept pa lang yon. So sinabi ko sa kanya po kung ano yung mga pwedeng gawin niya para ma-develop yon, makita natin kung gagana ba yung idea niya. Tapos, hindi ho nagtagal, bumalik sa ulit dito sa TAPI. Meron na talaga siyang crude prototype na tinatawag. Paliwanag ni Kaiser, maraming hakbang para maging ganap na imbensyon ang isang ideya. Una, kailangang siguraduhin na unique o kakaiba ang konsepto. Mag-research ng mabuti, baka may iba nang nakagawa ng idea mo. Pangalawa, yung paggawa ng prototype. Mula drawing, nagiging totoo at nahahawakan na ang imbensyon. Sasalang ito sa masusing testing para unti-unting mapaganda ang disenyo. Pagkatapos, pwede nang mag-apply ang inventor ng kaukulang mga Intellectual Property Protection o IPP para hindi na maagaw ng iba ang ideya. Tumutulong daw ang TAPI at iba pang division sa DOST sa bawat yugto ng proseso. Pero hindi pa raw dyan nagtatapos ang hamon
para sa isang inventor. Kailangan kasi makaabot ang kanyang imbensyon sa publiko. Eventually, yung idea na yan, kailangan makarating sa market. And ang pinakamagandang paraan para magamit ang isang idea ay subukan siya sa market. Dahil sa limitado lang ang mga pondo natin sa ahensya, kailangan po nating masigurado na yung ating mga i-commercialize na mga technologies ay meron silang mga kaukulang mga preparasyon. Hindi madali yung sinasabing proseso ng commercialization, lalo na sa mga Pilipinong inventor. Karamihan sa kanila, walang mga pondo para malinang ng gusto yung kanilang mga ideas o kaya kung meron silang mga good prototypes na nagawa, wala silang pondo para ma-develop pa yun further. Tingin ko naman tayo ay magagaling din. Nagkataon lang na yung conditions na meron tayo dito sa Pilipinas, malamang hindi siya ganun ka-conducive para sa mga inventor na mag-put up ng kanilang sariling business out of the inventions. Mahirap pa maging inventor sa Pilipinas? Sobrang hirap po. Hindi ibig sabihin nun na kikita ka or merong or masusustentuhan ito yung pangangailangan pang araw-araw. Hindi lang siya basta technical, more on business, economics, tapos pakikipagkapatao mo. Alawak pala niya. Sa kabila ng maraming pagsubok, nagpupursige si Jeremy para makarating ang kanyang imbensyon sa maraming Pilipinong mag-aaral. At heto't meron na nga siyang mini laboratory in a tin can na available sa merkado. Kompleto sa tools, sample slides, at syempre, ang kagilagilalas na microscope. Meron ka pa bang kailangan na malagpasan pa na hurdle? Meron po. Kung bibilin ba siya ng market, mag-i-invest ka, kilala mo yung mga right people, pero pag dinala mo na sa merkado, hindi mo pala tinanggap kasi hindi mo pala nila kailangan. Para siyang sugal, no? Each step is parang walang kasiguraduhan. Tama po. Na may patutunguhan yung idea mo. Eh, ba't ginagawa mo pa rin? Ito po, ito yung parang passion ko eh. Pero may isang bagay pa tayong hindi na pag-uusapan. Ano nga ba ang pakinabang ng mga imbensyon sa nakararami? Espesyal ang araw na ito para kay Jeremy. Naanyayahan siya ng dati niyang school, ang Divine Light Academy sa Bacoor, Cavite, na magbigay ng demo ng kanyang keychain microscope sa mga estudyante. Ito siya, oh, very small. Very small yung microscope natin. So, i-demonstrate ko na agad kung paano siya gamitin para ma-appreciate na natin lahat. Halapin niyo lang yung brightest light. There we go. Animal cell, dugo ng palaka, place it on top. Oh! Ano kaya ito? Water, di ba? Parang water na may lumot, putek. Kuha lang ako ng konting drop. And then check natin kung ano ang makikita natin. Ito yung reason kung bakit merong microscope para dun sa wow factor, para dun sa appreciation ng mga bata. Based dun sa mga testimonial ng mga nakakausap natin, yung mga bata, sabi, gusto na daw nila lagi ng science, gusto na daw nila lagi nila na mag-explore. It's a very convenient tool, especially for us students. We can discover the microscopic universe at the comfort of our own home. Ikaw ba may favorite subject ka? Yes po, which is science po actually. Science din? Yes po. Okay, bakit science?
because I get to experiment and I get to gain knowledge about the world that I've never known before. And I think it's very interesting. Samantala, si James naman, bumisita sa kanyang fabricator para sa pilot production ng kanyang nano crutches. So ngayon, ilang copies ang gusto mong gawin? Ngayon, target namin is makakreate ng 20 units, pilot units. So pares yun para at least makapag-move na kami into the clinical studies. Ilang taong ding hinintay ni James ang sandaling ito. Siguro ang pinaka number one talaga na naging major issue, hindi readily available yung mga raw materials sa Philippines. Pero isa din is yung fabricator. For almost 6 years, naghahanap ako ng local fabricator. Pero wala akong nakita. Very rare, and may mga times na iba sobrang expensive. Ito yung process na ginagamit. Ito yung para doon sa arm, sa upper arm. Isang investor ang nagpakilala kay James kina engineer Ricky Artus. At nagpa siya silang tulungan ng inventor. So ito pong mga piyesa nito, ito yung lahat ng kailangan para mabuo yung crutch. Lahat po ito dito ginawa? Dito ginawa. So mostly stainless? Aluminum and engineering plastic. Ayan, halos buo na siya. Nice one. Wow, ito na ang pangalawang... The second in existence sa ngayon, kasi ito yung pinakauna. Yeah. Ano yung parang ideal nano crutch sa isip mo? Ano yung mga qualities niya? Definitely yung kailangan functional siya to a point na mas it will make the life of the person with disability more efficient. And then secondly, gusto ko talaga aesthetically pleasing siya. Kasi I wanna remove yung clinical aspect of design ng mga mobility assistive devices sa parang pag naka-crutches ka, parang kawawa. Gusto ko yung mga product na would give a positive impact dun sa end user. So madaling sabi, yung mukhang cool. Oh, yung astig. Astig, di ba? Oh. Para suportahan ang kanilang trabaho, kailangang sumabak ng Pinoy inventors sa negosyo. Pero higit sa pera, mas mahalaga raw na makaabot at makinabang ang marami sa kanilang mga imbensyon. Si Jeremy, nagbibigay ng libreng microscope sa mga public school mula sa kanyang kita. Gaano kahalaga yon sa tingin mo na mabukas ang mundo ng mga bata sa science and technology? Sobrang importante kasi more on the discipline eh. Mm-hmm. Kapag marunong ka sa science, yung disiplina mo na mag-solve ng problems is yung scientific method. Parang lalo na yung mga naniniwala agad dun sa may nakita lang YouTube video na mga conspiracy. Conspiracy theory. Mm-hmm. Naniniwala agad kasi nakita yung video, tas ang daming likes. Mm-hmm. Pero kung ang pag-iisip nila ay scientific, parang tatanong nila, totoo ba talaga yan? Thank you very much po sa pagpunta sa si James naman, gustong makipag-partner sa mga LGU at pribadong kumpanya para maipamigay ng libre ang kanyang nano crutch sa mga pinaka-nangangailangan. So nakita ko na yung mga may kapansanan, una, access sa pag-aaral, access sa society, access sa pagtatrabaho, lahat yan challenges na sa kanila yan. Na ngayon, kung yung mobility assistive devices nila that will give them that freedom, hindi rin nila abot, paano pa sila maging productive member ng society? Tingin ng DOST, marami pang Pinoy inventors na naghihintay na madiskubre at malinang. Pwede silang estudyante, pwedeng professional, pwedeng sabihin na nating out of school youth or tambay. Pwedeng silang nakatapos, pwedeng din nakatapos. So ang ibig po sabihin nun, kahit sino, pwede talagang maging inventor. Pero kailangan nila ng suporta. Mula sa gobyerno, pribadong sektor, eskwelahan, at maging sa komunidad. Mr. James Brian V. Camacho.
nakasalalay rito ang kinabukasan ng ating bayan. Kung wala tayong sariling kakayahan o kaya kahit effort man lang na mag-develop ng sariling atin, lahat na lang ay depende na lang doon sa mga kung anong available sa ibang bansa, nang gagaya na lang tayo or tayo ay nagbo-modify na lang kung anong available. Walang sariling atin. Wala talaga tayong masasabing tunay na tatak Pinoy. Kailangan pa ng konting paghihintay para ganap na makita ang mga pagbabago. Sana hindi na magtagal. Sa ngayon, nagsisilbing inspirasyon ang mga masigasig, matapang at makabayang Pinoy Inventors. Ako si Ato Maraulio at ito ang Eyewitness.